Hi guys! Welcome back sa ating channel and sa video na to, i-share ko sa inyo yung aking learning sa pagkuha ng bahay ng rent-to-own and then kung paano ba mag-invest sa condo or real estate. So kung ready ka nang makinig, mag-subscribe ka muna sa channel ko and i-click mo yung bell para ma-notify ka, meron na tayong bagong video. Okay guys, maraming nagtatanong dun sa aking previous video about sa bahay namin, kung ano yung mga requirements para sa katulad kong OFW para makakuha ng bahay na ganun kamura kasi 2,500 lang siya guys pesos per month kung 30 years mo siya kukunin and kung hindi mo naman siya 30 years kukunin depende yun sa year kasi 20 years, 30 years, 15, 10 years, and 7 years and depende rin yun kung ilo-loan mo siya through bank or pag-ibig. So since mga OFW tayo, madali lang tayong ma-approve niya pag-ibig kasi alam naman nila na meron tayong pagbayad, ba? Diba? So, ang mga requirements lang na hiningi sa akin noon, J-Logs, ay yung ID ko, usually yung UMID ID, passport, yung Xerox ng passport, and yung 3 months na payslip ko. Tapos, kailangan lang ng special power of attorney kasi nga that time, mula ako noon sa Pilipinas, although yung asawa ko yung nakapangalan doon, sa nakuha ang isang bahay, pero doon sa kinuha ko para sa mga magulang ko, yun yung mga ipinasa ko. 3 months na payslip, na updated na payslip. So, yun lang. And then, medyo matagal, sobrang tagal nga lang na pag-iintay. Ang kinuha ko kasing bahay, guys, is hindi pa siya dati ha, nung bago pa lang ako dito sa Taiwan, hindi pa po siya yung tapos na yung subdivision. Kaya siya naging mura kasi yung subdivision na yun is ginagawa pa lang. So, yung tips ko sa inyo, pag kukuha kayo ng mga ganun, yung ginagawa pa lang kasi maliit pa lang yung monthly niya. Katulad ngayon, ang monthly niya is pumapalo na ng 3,000 pataas, 3,500. Dati, 2,500 lang, ngayon 3,000 na. Kasi ganun yung pagtaas ng real estate, guys, is talagang every year tumataas siya, kaya maganda siyang investment. So, paano ba natin masasabi na ang rent-to-own and ang condo ay pwede mong pagkakitaan? Ano ko lang to guys, dati naisip ko na itong gawin pero since kailangan din namin ng bahay, yung bahay nun is pwede naming tirhan. So, tatlong bagay na pwede mong gawin dun sa property mo is pwede mong tirhan, na usually yun naman ang ating reason kung ba tayo bumibili ng property. Next one is pwede mong ibenta. Kung hindi mo na siya gagamitin, pwede mong ibenta. And syempre, mas malaki na yung kikitain mo doon sa property na yun kapag sa pagdaan or sa paglipas ng panahon. And ang isa sa pinakamaganda guys is paupahan mo. Halimbawa, yung bahay namin is kunwari naisipan namin paupahan. Kasi dalawang unit naman yon. And then 20 years pa siya, about 20 years to 20 years na lang siyang babayaran. So, kung kinuha namin siya ng 2,500 a month. And ngayong, after 6 years, is yung upa doon is pwede mo nang gawing 4,000 or 4,500 kasi napaayos na yung bahay. So, meron ka agad na 2,000 pesos na tutubuin sa bawat isang bahay kasi 2,500 lang naman yung bayad mo sa pag-ibig and then 4,500 yung maghuhulog sa'yo ng upa. So, parang sila ni nagbabayad para sa'yo sa pag-ibig at the same time, kumikita ka pa. So, isa yun sa pwede nyong tingnan sa pagkuha ng bahay kung hindi nyo naman, kung hindi nyo titirahan or kung ayaw nyo nang tirahan, pwede nyo ipagbili. Kaya lang kung hindi pa siya tapos hulugan, mahirap siyang ipagbili, diba? So, sayang yung mahulog mo. So, dapat talagang pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo kumuha ng bahay. So, punta naman tayo sa condo. Recently lang, may isang friend na nag-offer sa akin na bumili ng condo and syempre, usually ang nasa isip natin, ang condo 50 years lang naman yan, hindi na yan siya magtatagal. So, nakilala ko guys ang SMBC which is owned by the C family or the late Henry C. Isa siyang developer company na marami na po silang mga condos na hinahawakan. So, bilang isang OFW, alam ko naman na hindi ako dito forever sa Taiwan and kailangan marunong tayong mag-invest ng pera natin. And ang isa sa pinakamagandang investment talaga guys is property. It's either house and lot or condo. Pero guys, lagi nyo lang tatandaan na sa pagkuha ng condo, kailangan nyo laging i-consider yung developer niya kung maganda ba yung background,
kung matibay ba, maganda ba yung lugar, yung locations, yung facilities, and yung pag-handle nila, yung background ng company, kung marami silang affiliates na maaaring sumuport nun sa company in any cases na malugi yung kumpanya, di ba? Kasi mag-i-invest ka doon. Syempre, sa pag-i-invest, lagi may risk. So, kung talagang gusto mong mag-invest, kailangan i-take mo yung risk, di ba? So, parang ganun din guys sa pagkuha ng condo, ganun din yung mga requirements bilang isang OFW. Ang kaibahan lang sa condo guys is of course building siya, hindi siya talaga natitiri ka ng lupa. So kung hindi ka masyado sa province and gusto mo ng city, yan, bagay sa yung mga condo. So depende naman yun sa pangangailangan mo or kung ano yung gusto mo. Pero sabi ko nga, hindi lang tirahan ang real estate or ang properties, pwede nyo rin paupahan, pwede nyo rin yung ibenta. At ang kagandahan guys sa condo, grabe, ngayon ko lang ito na-realize. Kung na-realize ko to nung bata-bata pa ako, sana noon pa kumuha ng condo. Kasi, siguro yung mindset natin, usually kapag nakakayod tayo ng condo for sale, ay mahal yan, pang mayaman lang yan, magulo sa Manila, ganyan-ganyan. Pero, diba, usually ang mga tao sa Manila, nagre-rent na sila ngayon sa condo. Kasi, yun na yung pinaka-convenient para sa kanila. Yun nga lang ngayon is pandemic. So, syempre, yung mga tao is lalo muna sa pagtatrabaho, ganyan. Pero kung mawawala na yung pandemic, maisip natin na sa Manila, nandun lahat ng transactions, ng mga companies na pinapasukan, schools and everything. Kung kaya yung mga magulang is pinagre-renta na lang ng condo or halimbawa sa isang condo is apat na tao, share-share na lang sila ng hulog doon. So yun, pwede nyo rin siyang gawin sa condo. Kung sakaling kukuha kayo ng condo, pwede nyo siyang tirahan, pwede nyo rin paupahan, at pwede nyo rin ibenta. One thing na sa SMDC guys is, halimbawa, huhulugan mo siya ng 5 years yung kanyang down payment, which is 15%. Depende guys sa unit na kukunin nyo. Hulugan nyo siya. And ang reservation fee is 15,000. Okay? Para makukuha ka ng unit since nagkakaubusan na, kailangan mo talaga mag-reserve ng unit. Okay, kung basta kung gusto nyo guys na magkaroon ng ideas about sa pag-i-invest sa condo, and kapag nagkaroon pa ng ilang project ng SMDC na may house and lot, pwede namin kayo update. I-PM nyo lang ako para masama namin kayo sa Zoom meeting namin, and para may, alam nyo yun, ma-inform pa namin kayo about condo. Kahit hindi kayo kumuha, basta ma-share lang namin yung knowledge about sa pag-i-invest sa condo. Kasi sobrang gandang opportunity nito guys, especially dun sa mga baguhang OFW na bata pa. Alam mo yon, yung nagsisimula pa lang, yung maganda yung pagsisaveban mo ng pera mo is mapupunta sa magandang investment. Kasi guys, kung isisave nyo yung pera nyo, hindi naman masamang mag-save sa banko, no? Kasi kailangan talaga yan. Pero, hindi naman pwedeng lahat na doon na lang yung pera mo at hindi na siya ikot. Kasi kapag sa banko, magkano ba, wala pang 1% yung tubo sa isang taon. Kung paliit ng paliit pa yung savings mo, liliit din yung interest na makukuha mo. Pero kapag in-invest mo siya sa property, since ang property ay laging tumataas, and alam niyo naman ang lupa, hindi naman yan lumalaki, di ba? So tumataas ang tumataas yung rate niyan, tumataas din yung rate ng in-invest mo na pera doon. So hindi siya lumiliit katulad ng sa banko. For example, 1,000 pesos sinave mo 10 years ago. And ngayon kukunin mo na siya. Tumubo siya siguro 100. So, naging 1,100 na siya, guys, no? Yung mabibili mo ba, 10 years ago, mabibili mo pa rin siya ngayon. Kung isang cart, yung mabibili mo na ngayon, noon, baka ngayon, isang cart, isang maliit na cart na lang yung mabibili mo, isang maliit na basket na lang, diba? So, ibig sabihin, lumiliit talaga yung equivalent or yung halaga ng peso. Pero kapag in-invest mo siya sa isang property, iwanan mo siya, mag-abroad ka after 5 years, yung 1 million, 2 million na in-invest mo, matatimes 2 na siya. Pero yun na nga, kailangan nating pag-isipang mabuti yung developer na pagkakatiwalaan natin. Kasi yung location, yung facilities na binibigay ng isang condo units, kailangan mo yung pag-isipan. Ang kagandahan guys sa SMBC is, halimbawa nga, natapos mo na yung 5 years, nahulugan siya, and naisipan mo na gusto mo na siyang ibenta. Tutulungan ka pa rin naman ng SMDC na maghanap ng buyer para dun sa unit mo na yon. Kapag nabenta siya guys, ibabalik po sa'yo ang inyong nahulog na equity. Halimbawa 500,000 yung nahulog mo within 5 years.
ibabalik yun sa'yo ng SMDC plus kung nag-appraise yung unit na kinuha mo, kung magkano yung in-appraise niya, is mapupunta yun sa inyo kapag naibenta na siya. Okay ba yun, guys? Sobrang laking, alam niyo yun, usually kasi yung mga foreigners yung nag-invest sa atin kapag dating sa condo kasi sila yung mas open sa ganitong usapan. Alam ko, ako din hindi ako open sa ganitong usapan, pero parang kapag nakikinig ka kasi and you're willing to learn, marami ka talagang matututunan sa buhay. And proud lang ako sa SMDC kasi sobrang laking kumpanya nila, tie-up nila ang China Bank, BDO, SM. So talagang hindi ka malulugi dito, guys. Kung gusto nyo lang, guys, na ano, mag-PM lang kayo sa akin para sabay-sabay tayo sa Zoom meeting. And kung gusto nyo lang mag-invest, okay lang. Basta na-share ko lang sa inyo itong experience ko. Kasi hinikikita yung kahit ilagay mo yung 500,000 mo sa banko, diba? Hindi siya mag-earn ng ganun kalaki. And for example, 2 million yung amount ng condo na binili mo or in-reserve mo ngayon na binuhulugan mo. And then after 5 years, naging 3M na siya. So, magkano yung appraise niya? 1M. So, 1 million plus 500,000 is 1.5. So, ibabalik yun sa'yo ng SMDC. Kasi sa'yo yun at sa'yo yung property na yun. Although, hindi mo pa siya nahulugan ng 20 years, di ba? Pero since nag-appraise siya, since ganun nga yung goal ng SMDC na tulungan yung bawat isa na kumita ng pera through investment, and since nagtiwala ka rin sila within 5 years, ibabalik nila sa'yo yung hinulog mo at yung magkano yung itinaas na value ng property. After 5 years, meron ka ng 1 million. After 5 years na hindi mo pa siya napupuhunan ng total na amount tong bahay. So, ba diba, sobrang amazing lang na, wow, ganun pala mag-invest. Yun nga lang, ang sakit natin talagang mga Pinoy is, ang tagal naman, 5 years. Pero kapag nandito ka na kasi guys sa abroad, hindi mo namamalayan, 3 taon, 6 na taon, 9 na taon, 12 years, andito ka na sa Taiwan. Sana kung in-invest mo na yan noon, sobrang mura pa ng condo. And then ngayon, i-compare mo guys, milyonaryo ka na sana ngayon. And isa yun sa pinagsisihan ko kasi hindi nga ako open sa ganyan, sa mga investment. Pero, yun, thank you sa pakikinig and so nag-stay na makinig sa vlog na to. Kasi gusto ko talaga tong i-share. Excited talaga akong i-share sa inyo guys. Hindi lang para sa akin, pero para din sa inyo. Pag-isipan yung mabuti kung gusto nyo i-research SMDC. I-research nyo siya and ilalagay ko lang din yung link nila sa baba. Kung kayo ay interested na mag-invest sa condo units. And maganda ngayon guys kasi marami silang promo, marami silang discounts na binibigay. Ipa-flash ko na lang yung mga sample units natin. And meron din tayong ginagawang condo sa my Quezon City, which is Hill. Since ginagawa pa lang siya, mas mababa pa lang yung buhulugan mo monthly. And kung gusto nyo and kung interested kayo, i-PM nyo lang ako, J. Ocampo or J. Ocampo Vlogs. And mag-Zoom meeting tayo para mas ma-explain natin. Okay, hindi po to scam, promise. Hindi ko sisirain yung YouTube channel ko para lang kumita ng pera. So yun lang guys, thank you so much for watching this vlog and see you sa susunod nating video. Bye! Peace!